sa Panginoon ng isang bagong awitin. Si awit kayo sa Panginoon, buong sanda ibigay. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang pangalan. Ipahayag ang kanyang pag-iligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sanda ibigay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritu na sa amin ay kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, ano ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyong ang ama ang kumakain ng maasim na ubas, ngunit ang anak ang nangingilo? Buhay ako, sabi ng Panginoon, hindi ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito sa Israel. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang magkakasala ay mamamatay. Halimbawa na may isang taong masunurin sa kautusan, tapat at lumalakad sa katwiran. Hindi siya nakikisalo sa handog na inihain sa mga burol, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan ng Israel. Hindi siya nangungulunya, sumisiping sa babaeng pinapapanahon. Hindi siya nadadaya ng kapwa o nagnanakaw. Ibinabalik niya agad sa may-ari ang sangla na nangutang sa kanya.
Marunong siyang tumulong sa nangangailangan. Hindi siya nagpapatubo sa pagpapahiram ng pera. Siya ay makatarungan. Sinusunod niya ang aking mga utos at ang tuntunin. Ang ganitong tao ay matuwid at mabubuhay siya. Sakaling magkaanak siya ng magnanakaw, mamamatay tao at nagpapatubo, palagay ba ninyong mabubuhay ang anak na ito? Hindi. Tiyak na mamamatay siya dahil sa mga kasuklam-suklam niyang gawain. Kung magkagayon, walang ibang dapat sisihin kundi siya. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisinga kayo at tumalikid sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gugustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aki likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang pagpapahariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga paghahandog sa aing sinunog, di na malulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pagpapakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo na po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Alleluia, Alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin na ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Datapwat sinabi ni Jesus, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan
sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Ano po ba ang ibig ipaalam sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong umaga? Ang ating Panginoong Jesus, mahal na mahal niya ang mga bata. Sino ang mga batang ito na mahal ng ating Panginoon? Yung mga batang mga supling hanggang ang mga bata ay 7 taong gulang. Bakit mahal ng ating Panginoon ang mga bata? Ang dahilan po, ang mga bata hindi marunong magkasala. Napakalinis ng kaliwang kanilang buong pagkatao. Napakadalisay. At sapagkat napakalinis ang kanilang kaluluwa, ang Diyos ay naghahari sa kanila. Ang Diyos ay nananakan sa kanila. Nasa kanilang pagkatao ang ating Diyos. Yan ang dahilan kung bakit mahal ng ating Panginoon ang mga bata. Kung ibig din po natin mahalin tayo ng husto ng Panginoon tulad ng pagmamahal niya sa mga bata, magpakadalisay din tayo. Huwag tayong magkasala. Panatilihin natin ang ating katawan at kaluluwa na napakalinis. Yan ang ibig ipaalam sa atin ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo at ipakayag natin ng may pananalig sa Diyos Ama na nagmamahal sa kanyang mga anak ang ating mga pangangailangan. Ang ating tugon, Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga tahanan ng simbahan naway maitayo sa hindi makasariling pagmamahal at ang pamilya naway makilala at maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga mag-asawa naway maging sensitibo sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinag-isa. Manalangin tayo. Panginoon, mapasaamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga magulang naway pagpalain ang kanilang mga anak ng atensyon, pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo.
Panginoon, mapasamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga bata at yaong mga mahihina sa ating lipunan, naway mabigyan ng suporta ng mga malalakas at nakaririwasa sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, mapasamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ang mga namayapa, naway makatanggap ng kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, mapasamin nawa ang iyong mapagpalang kamay. Ama, ang iyong kaharian ay para sa mga bata at maliliit. Pakinggan mo ang panalangin ng iyong anak na nananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ani sa lupain ng Diyos na aking mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag alay na pong tanggapin at inyong pabanalin at kung mamarapatin inyo po itong gawin katawan at dugo ni Jesus ating alay na alak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maiakin ay sa nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami ay tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob.
ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mong siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmakal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin
sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.